Kumusta mga fam? Nais ko lang pong sabihin na temporary ko munang gagamitin ang channel na ito upang maisalaysay ang panibagong love story ni Hanamichi Sakuragi na pinamagatang Game of the Two Bad Hearts na isinulat naman ni Mariel C. Almoroto. Sana po ay masuportahan niyo po ito. At sana ay patuloy pa rin po kayong sumuporta sa Anime Story PH. At ito nga po pala ay wala sa original na istorya ng Slam Dunk. Ito ay fanfiction lamang sa ating mahiwagang writer. At ito na po, sisimulan na natin. Let's go! Tumingin ka sa paligid. Nakikita mo ba siya? Singit din noong tabat, Choy. Nakakapiko na. Pinitsilahan ko sila. Ikaw, mister, I don't give a damn who you are. Sabihin nyo na lang kung saang impyerno siya ngayon, okay? Hindi siya sumagot sa tanong sa halip na kangisi lang. Inuubos niya talaga ang pasensya ko. Oy, tama na iyan mga loko. Napipiko na yung babae sa'yo. Lago tayo kay Hanamichi kapag nalaman niya ito. Binitiwan ko ng tingin yung tatlo at hinarap yung nagsalita. Nakangiti siya at dark green ang buhok. Nasa locker room si Hanamichi, miss, pero... Thanks. Sagot ko agad sa putol niyang salita at naglakad patungo sa locker na kanyang sinabi. Pero iniwanan ko muna ng isang FU sign yung tatlong kasamahan niya. Tay ka, miss! Tawag niya pero hindi ko siya pinansin. Tanga ka, Mito. Hindi ba naroon si... Oo, siraulo ka. Mas lagot tayo kay... Hindi ko na sila pinakinggan. As soon as I reached the locker room, binuksan ko ang pinto. Sana pala hindi ko na lang binuksan. Dahil nakita ko lang naman ang walang hiyang tarantado kong boyfriend na nakikipaghalikan sa ex niyang si Cindy. So, ito pala talaga yung dahilan kaya hindi kami magsasabay mag-lunch ngayon. Ang galing. So, I guess, ang ibig sabihin nito ay tapos na tayo. Wika ko na may malamig na tono at walang kahit anong expression. Agad silang naghiwalay. Namutla si Sakuragi pagkakita sa akin. Honey, aniya at lumapit sa akin. Hindi ako bubuyog. Pamimilusop ko at umatras. Sweetie, magpapaliwanag ako. Nagmamakaawa yung itsura niya pero hindi ako nagpadala. Mabuti na lang at nangyari ito. Alam ko kasi na may mangyayari ang ganitong bagay kasi masyado na akong naging masaya sa sarili ko. Ang bawat saya ay siguradong may kapalit. Kaya nga mas gusto kong galit palagi. Kailangan ko nang tapusin ang lahat ng ito bago pa mahuli ang lahat. You don't have to. At huwag mo na akong tatawaging honey, sweetie, o kahit anong walang kwentang endearment. Tinalikuran ko na siya. Sweet naman, pakiusap. Pakinggan mo muna naman ako. Mali ang iniisip mo. Hinawakan niya yung braso ko para pigilan ako at iharap niya ako sa kanya. Pero ang malawak ng dibdib ang nakaharap ko. Oh crap, kalma. Focus sa goal, sweet. Tiningnan ko ang kanyang itsura. Hindi ko kailangan ng explanation kasi wala akong pakialam, okay? You can kiss or kahit mag-make out pa kayo hanggang kailan at saan niyo gusto. Hindi ko papansinin iyon kasi hindi big deal sa akin iyon. Kuha mo. I said, this was my bitchy tone. Matagal-tagal na rin na maging ganito ako. Nakakamiss din pala. Parang nasaktan siya sa sinabi ko. Parang ahura mismo, gusto ko na siyang patawarin. But no, whatever it was between us, tinapos ko na ngayon. Tinula ko siya kay Cindy at umalis na ako. Hinarangan ako ni Namito. Pakinggan mo muna siya. Sabi niya, tumabi ka. Pakiusap. Sabi niya ulit. Tabi. Sigaw ko habang tinitingnan sila ng masama.
Umalis naman sila sa harap ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Hala, Kamito, ikaw kasing sinabi mo. Sabi nung dilawang buhok. Ang bilis mong maawa sa babae. Sabi pa nung Patsoy. Pinigilan mo kasi kami kanina. Yan tuloy. Mananagot talaga nito tayo kaysa Kuragi. Singit pa nung Bigatilyo. Hindi ko pinansin ang usapan nila at tuluyan na akong lumabas. Hardy Lisa? Napalingon ako sa tumawag sa akin. Si Cairo. What? Wah, aniya at itinaas yung dalawang kamay niya. Mukha kang papatay sa itsura mo ah. Ganon, gutom lang ako. Sabi ko na lang. Oy, sakto. Hindi pa din ako kumakain eh. Wanna have lunch with me? Napatingin ako sa bukana ng gym na makita kong lumabas si Sakuragi. Our eyes met pero agad akong nagbawi ng tingin at hinarap si Cairo. Sure, sabi ko at minitian siya. Great, let's go. Sabi naman niya at hinawakan yung kamay ko at hinila. Nilingon ko si Sakuragi. Madilim yung mukha niya habang nakatingin sa amin ni Cairo. Nginisihan ko lang siya at nag-a few signs sa kanya. Hindi na masama. Kahit papano, naging masaya ako sa ginawa natin, Sakuragi. Parang napikon siya sa ginawa ko at tumungo siya sa ibang direksyon at doon na nagtatapos ang relasyon namin. Hanamichi Sakuragi, point of view. Kaasar, kaasar. Naiinis na sinipa ko yung batong nadaanan ko. Asar na asar ako. Kung kailan nagkakasundo na kami ni Sweet, tsaka naman biglang ng gulo na naman si Sandy. Tapos, sumayba pa yung buwiset na Cairo na yun. Kaasar! Pagkatapos ng practice, agad na pumunta na ako sa shower room. Makakasabay ko pang mag-lunch si Sweetie, kasi maagang natapos yung practice. Nagbibihis na ako sa locker room nang marinig kong bumukas yung pinto. Hindi na ako nag-aabalang alamin kung sino iyon. Kasi sigurado naman akong isa sa mga teammates ko lang yun. Gusto mo ba ako na mag-zipper niyan? Mabilis na naisara ko yung zipper ng pantalon ko nang marinig ko yung boses na yun. Cindy, ano na namang kabalastugang ginawa mo rito? Lumabas ka nga. Bawal ang babae rito. Sabi ko, pagkaharap ko sa kanya. Pero naglakad lang siya palapit sa akin. Paano kung sabihin kong ayaw ko, anong gagawin mo? Dahil naman, sinumpong na naman ang pagkabrat itong si Sandy. Lumayo ako sa kanya. Kinuha ko yung bag at shirts ko. Ako na lang yung aalis. Pero hinawakan niya ako sa braso. At ang sunod na nangyari, hinalikan na niya ako. Grabe! Para siyang vacuum humalik. Parang hihigupin ang dugo ko pataas. Pambihira. Itutulak ko na sana siya nang biglang may nagsalita. Para akong tinusok ng sibat sa nagsabi noon. Kilala ko yung boses na yun. Lagot. Si Sweet nga. Napalakas tuloy yung pagtulak ko kay Sandy. Kaya napaupo pa siya. Wala na akong pake kung anong nangyari sa kanya. Ang inaalala ko ngayon ay si Sweet. Wala siyang kahit anong expression sa mukha. Parang walang pakialam sa nangyayari. Honey, nilapitan ko siya at sinubukang hawakan. Pero tinabig lang niya yung kamay ko. Mas gusto ko pang sigawan niya ako ng mga mura dahil sa galit kaysa ganito. Walang reaksyon. Walang expression. Hindi ko siya mabasa kung apektado ba siya sa nakita niya. O wala lang talaga siyang pakialam. Kaasar. Pero sana galit siya. Para alam ko na kahit paano nagsiselo siya. Kaso mukhang hindi. Sweet naman, pakiusap. Pakinggan mo muna ako. Mali ang iniisip mo. Okay, tama nga yung kutob ko. Ramdam ko yung pagbigat ng dibdib ko sa sinabi niya. Hindi na ako nakapagsalita at sinundan ko na lang siya ng tingin nung umalis siya. Naramdaman ko ang pagyakap na Cindy sa akin mula sa likuran. So nasaan na ba tayo?
Baliwalang tinanggal ko yung kamay niyang nakayakap sa akin at sinuot yung shirts ko. Layuan mo ako, Cindy. Agad kong sinundan ang dinaanan ni Sweet pero sinalubong ako ng apat na ungas. Hindi ko na sila pinansin, lalo lang nila akong aasarin kapag pinatulan ko sila. Paglabas ko ng gym, nakita ko si Sweet na nakikipag-usap sa hinayupak na si Cairo. Napatingin pa siya sa akin, pero agad din siyang humarap doon sa lalaki niya tapos ngumiti pa. Pagkatapos nun, hinawakan ng lalaki yung kamay ni Sweet at magkahawak kamay silang naglakad papunta sa kung saan ng impyerno sila pupunta. Bago silang tuluyang nakalayo, lumingon pa yung girlfriend ko. I mean, ex pala. Nginitian niya ako ng nakakaloko tapos binigyan ako ng if you sign. Aba, anak nang. So baliwalaan lang talaga yung nakita niya kanina, kaasar. Niyukom ko ang mga kamao ko at pumunta sa ibang direksyon. Tsaka lang ako magpapaliwanag sa kanya. Masyadong magulo ang emosyon ko ngayon at ayoko munang kausapin si Sweet hanggat hindi pa humuhuma yung sitwasyong ito. So, ganoon yung nangyari. Walang kwenta, di ba? Dahil lang sa Litsing, misunderstanding na yun. Nakikipag-break na siya. Kung sa bagay, matagal na niyang gusto makikipag-break sa akin. Ang saya niya siguro ngayon. Pero buisit. As if naman, bibitawan ko siya. Manigas siya. Ngayon pa, kung kailan pa naman, na... Ay, iwan.